So what's up guys, welcome po sa aking YouTube channel. For today's video guys, siguro naman po ay nabasa nyo na sa thumbnail ang aking video kung anong aking gagawin. So ngayon guys, magjojobos experiment po tayo. Kung nakita nyo po sa inyong harapan, meron akong kandila dito. Tapos may tatlong jobos dito. Yan. Ang aking gagawin ngayon guys, itong kandila nga pala, yun yung gagawin kong pangtakip sa mga embroider ng damit na to. Yan, dito sa RNL tsaka sa Ralph Lauren. Yan, so mag experiment tayo kung pwede nga bang pang cover ng mga design ang kandila para hindi siya matamaan ng jobos. Yan, yun na bali nga pala mga guys, itong video na to, request ni Mr. Zac Efron. Bali nag comment siya sa isang video ko kung paano raw ba yung pwedeng gawin pag may mga embroider logo yung damit, kung paano i-jobos. Yan, bali gagawin ko siya na experiment gamit tong kandila nga. I-try natin kung uubra siya. Tapos guys, kung napansin nyo, meron ako ditong makintab sa likod. Ito yung pangsapin sa damit para pag nagpatak ng kandila, hindi siya tatago sa likod ng damit. Kasi ang ipo-focus lang natin na matakpan itong mga logo rito para hindi siya tumago sa likod. So yun nga pala mga guys, pagkatapos nating i-jobos yung buong damit na to, syempre may mga patak ng kandila rito pagkatapos nating mag-jobos. Ipapakita ko naman sa inyo yung kung paano tinatanggal yung patak ng mga kandila sa damit. Bali gagamit tayo ng plancha tapos yung tissue paper. Bali yung pagkatanggal ng kandila, ipapakita ko sa inyo sa last ng video na to. Yan. So guys, sa mga napadaan nga lang po pala sa channel ko, huwag nyo po kalimutang suporta ang aking YouTube channel by clicking the subscribe button. I-like nyo na rin po guys. And then huwag nyo po kalimutang pindutin ang notification bell button para kayo po ang unang ma-update sa mga bago kong video. Yan. So tara na guys, mag-start na po tayo. Let's go! So ayan guys, tapos ko nang malagay ng kandila tong tatlong letter na malaki. Ayan. Medyo kinapalan ko siya para hindi mag-absorb ng jobos. Ayan. So pagkatapos, dito naman tayo sa mga maliit na letter. Ayan. So tara, start na tayo para matapos na. So ayan guys, tapos na akong mag-cover ng mga embroider gamit yung kandila. So next step naman guys, magjojobos na tayo. Tapos ang gagawin natin guys, magpapakulo tayo ng tubig. Tapos gagamit tayo ng tatlong jobos. May asin tayo dito. Tapos guys, meron ako rito yung parang lagay ng suka or patis. Yung tip yung dulo. Ang purpose nito,
yung damit, hindi natin lulublob sa tubig na may jobos kasi nga mainit 'yon, malulusaw yung ating kandila. So ang ating gagawin, pag kumulo na jobos natin, 'yan, tapos lagyan natin ng asin. Pag kumulo na siya, ating papalamigin yung jobos. Saka natin nilalagay sa canister na 'to. Saka natin ipipisik sa ano, iwiwisik sa buong damit natin sa harapan at saka sa likuran. 'Yan. Kasi pag yung jobos ay mainit pa, possible na malusaw yung ating jobos. Kaya papalamigin lang natin yung jobos para hindi malusaw yung ating kandila. Okay lang siya guys na lumamig. Basta yung mixture ng jobos may asin. Kahit hindi siya mainit, yung jobos natin, effective pa rin yun. Kakapit pa rin yung damit natin kahit hindi mainit. Yan. So tara guys, magpapakulo lang ako ng jobos tapos papalamigin natin. Saka natin ijojobos tong buong ano, buong damit natin. Yan. Gamit tong ano to, lagay na to. So tara na, let's go. So ayan guys, kumukulo na yung ating tubig na mainit at ilagay natin yung tatlong jobos at saka tatlong kutsarang asin. So yun guys, ayan na yung jobos natin, malamig na. Tapos ating ilagay na rito sa ating lagayan para magjobos na tayo. Let's go. Ito na guys yung ating t-shirt. Tapos magjobos na tayo gamit yung ating lagayan. Ating ibubuhos lang dyan sa lahat ng ano, sa harapan tapos sa likod. So yun mga guys, nalagyan ko na lahat ng ano, jobos yung buong t-shirt. At kitang-kita nyo naman na basang-basa siya ng jobos. Yan. Mula taas hanggang baba. Yan. Na-jobos na natin. Okay. Yung ating damit guys, may sapin pa rin sa likod. Yan. So pagkatapos nito guys, ating babalik ta rin na para yung likod naman yung ating ijo-jobos. So yan. So yun mga guys, ito po yung likod ng damit natin. Kita nyo naman yung black jobos sa paligid. Tapos medyo may konting kupas dito. Yan, ating ijo-jobos na yan. So tara guys, i-start na tayo. So yan guys, natapos ko na siyang ijobos lahat yung likod ng damit natin. Yan, kita nyo naman black na black. So next step guys, ang ating gagawin dito, hindi natin siya babanlawan agad after 30 minutes. Instead, ang gagawin natin, isasampay natin siya. Isasampay ko siya sa labas ng bahay ng mga 30 minutes o kaya 1 hour. Basta hanggang matuyo yung ijobos sa ano,
sa damit natin. So pag natuyo na yung Jobos, saka natin siya babanlawan. Yan. Tapos pinakahuling step na gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung ano, kung paano tatanggalin yung kandila sa damit natin. Yan. Gamit ang plancha at saka yung tissue paper natin. So tara guys, isampayin na natin yung damit natin. So yun na mga guys, yung t-shirt natin, pininaw ko na at natuyo na rin yung jobo sa damit. Yan, kita nyo naman na okay naman yung kulay niya. Tapos yung harap, di ko muna papakita sa inyo pero may para may konting suspense yan. Para, yan, para panoorin nyo hanggang huli. Tingnan natin kung anong ba nangyari sa design, kung nakulayan ba o hindi. Tapos ano, babanlawan natin siya sa ano, sa gripo. Yan. Tara, magbanlawan tayo. Let's go. Yo, what's up guys? Ito na po, balik tayo sa damit natin. So ngayong araw guys, short reveal tayo. Kung ano nga ba nangyari sa damit natin, kung nakupasan nga ba siya ng kulay black o hindi. So guys, sa harapan nyo guys, may nakita kayong tissue paper at saka plancha. So ang purpose ng dalawa na yan, yan yung gagamitin ko sa ano, pangtanggal ng kandila sa ating embroider. So panoorin nyo guys kung paano ko tatanggalin yung ano, kandila. And then para makuha nyo na rin yung technique. So ayan guys, short reveal tayo. So ito na siya. Ayan. Yun. Ayan. So ayan guys, kitang kita nyo naman. Hindi man lang na-damage yung ating embroider and damit. Ayan, yung ating kandila, naka-intact pa sa mga embroider. So ayan. Ngayon naman guys, tanggalin na natin yung ano, yung kandila gamit yung plancha at saka tissue. So tara na guys, start na tayo. So yan guys, first step natin gagawin. Kung tissue roll yung gamit nyo guys, magtupi lang kayo ng ano, ng medyo makapal na sakop yung embroider na to. Tapos, yung isang ganto, isang pad, ilalagay natin sa ilalim ng ano, embroider na to, sa ilalim. Tapos, yung isa namang pad natin, sa ibabaw. Tapos, pag nasa ibabaw na yan, so ito ang paplantsyahin natin, yung ibabaw na yan. So, pag mainit na yung plancha, makikita nyo, didikit dito yung ano, yung kandila natin. So, tara guys, pakita ko sa inyo. So, ito guys, sa ilalim mag nalagay ito. So yan guys, ang purpose ng tissue sa ilalim, pag pinlansya natin ibabaw kasi kakatas din yan sa ilalim. So kailangan may mag-aabsorb yan sa, ano, sa likod. Yan guys, nakaset na sa ilalim. Tapos yun naman isa sa ibabaw. Yan. So yun guys, nakikita nyo ha, nalulusaw yung kandila, kumakapit na sa tissue. Tapos guys, pag nakita nyo ng ano, medyo puno na ng kandila yung tissue, magpalit. So yun guys, oh. So pag ganyan na, magpalit na tayo.
So yun guys, kung nakikita nyo, ayan, bumabakat na yung RNL. Yan yung ano natin. Yan yung ating tawag dito. Yan yung ating kandila. Ayan. So yun guys, kung nakikita nyo, medyo nawawala na yung kandila sa damit natin. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Yung process na to guys, ulit-ulitin nyo lang. Kung nakita nyo yung basa na ng kandila yung tissue nyo, palitan nyo lang hanggang sa mawala yung ano, yung mga kandila sa embroider natin yan. Yung pagpaplansya guys, ulit-ulitin nyo lang para malusaw yung ating kandila. Yan. Kaya mga guys, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng isang subscribe sa aking YouTube channel. Yan, maraming salamat po. So yun guys, kung nakikita nyo sa video, konti yan lang yung ano, nasisipsip na kandila ng ating tissue at ng ating plancha. Ibig sabihin yan, paubos na yung kandila sa ating embroider. Yan. Siguro iubos ko itong buong tissue na to. Yan. Para talagang tanggal lahat ng kandila sa ating damit. Ayan o. Talagang quality o. Talagang tanggal yung ano, kandila. Ibig sabihin talaga mga guys, kandila lang sa saka lang. Ayan o. Konting-konti na lang talaga. Kandila lang sa saka lang talaga. Basta guys, paulit-ulit lang ang plancha hanggang sa mawala na yung ano, yung bumabakat. So yun na nga po mga guys, no? Tapos na po yung ating project na pag-jobos at sa paglalagay ng kandila sa mga embroider natin. At lahat po ng kandila natanggalan natin, yan, gamit yung tissue tsaka plancha. So ayan guys. Basta guys, yung ano, tissue natin, pag nakikita nyo pa na medyo may kandila pa, continuous nyo lang yung ano, pagpapalit ng tissue tsaka sa pagpaplancha. Tapos pag medyo konti na yung nakikita nyo na kandila, okay na yun, stop nyo na. Kaya nang tanggalin na paglalaba yun, yung mga konting-konting tirang kandila. So yun guys, shoutout nga pala sa ano, nag-request ng video na to, kay Mr. Zac Efron. So yan sir, nagawa ko na po yung video na nire-request nyo. Yung kung paano i-cover yung ano, embroider, yan. So yung kandila pala, yun nga. Successful yung ating project. Pwedeng i-cover sa mga embroider ang kandila. Yan. So yan guys, kitang-kita nyo naman yung kinalabasan. Tapos yung likuran. Ayan. Yung dating nakita nyo mga kupas-kupas, wala na guys. Yan. Balik tayo sa unahan. So yan mga guys, sa mga hindi pa nga pala nag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-like nyo po. At i-press nyo po yung notification bell button para kayo po ang unang ma-update pag may mga bago akong video. Yan. At saka guys, huwag nyo po kalimutang mag-comment sa baba at agad ko po kayong sasagutin. Yan. Shoutout ulit kay Mr. Zac Efron. Yan sir, maraming salamat po sa pag-subscribe, sa panonood, sa pag-like ng aking video. Yan. So yan mga guys, hanggang dito lang po ang aking video. Until next upload po ulit. At mag-iingat po kayong lahat kung nasan man kayo naroroon. At God bless po. Huwag niyo po kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po guys.